ano nangyari? Bakit ganun ang pose si Chris Aquino? Nasisisi nga si Chris Aquino dyan. Hiwalay na ba si Liza tsaka si Enrique Gil? Yung totoo? Oo. Yeah. Parang may pinaparinggan si Billy doon ah. Sino naman? Showtime, kuya! Uy, grabe. Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingko. Nagkakas na mamaloy! Po si Papa Ogie, si Ogie Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihilip sa amin. Ayan! Isita mo na! Dali! Oy, hi! Hey! Uy, naku, nakakaloka ito, Doy. Oo, oh, bakit? Oo, oh, di ba? Kasi yung iba, sinasabi nila, ay, ano nangyari? Bakit gano'n ang post si Chris Aquino? Oo? Oh? Para kay Mark Leviste, yung vice governor ng Batangas. Eh di ba kung maaalala mo, Loy, di ba, sa tuwing papasyal itong si Mark Leviste sa USA, meron siyang pictures with Chris. Tapos, alam mo, parang sa kanya na nakakahugot ng mga latest updates sa kalagayan o sa medical bulletin ni Chris Aquino. Yes. Oo, ba't ano naman ang sabi this time ni Chris? Parang, tinyo na siya. Ay! Matangkans. Ay! Parang ganun. Sabi nga na eh, oh. Nangabahaba. O ano bang summary niya? Eto nga, sabi, nasusulat, oh. Yung umpisa. At Mark Leviste, please don't comment anymore even though they were just emojis. You've been a blessing to be with us, me, every step of the way since my birthday because you've seen the deep bone pain I endured, the hives, the bruises that multiply when exposed to the wrong environment. Tapos yun nga, sinasabi nga niya sa second paragraph na, sa mga minamahal ni Vice Gov, sa mga Batanggenyo, sabi niya, I have two tests left to determine kung kakayanin ko mga ipapasubok nilang bagong gamot para sa akin. Praying that all goes well because kayo ang boss niya ni Mark Leviste daw, nay. At wala sa job requirement ng Vice Governor ang tumulong mag-alaga sa akin. Oh, pagtatapos niya, sabi niyang gano'n, no? Pasensya na po. Kinailangan ko lang po ng masasandalan at hindi niya ako binigo. Mga Batanggenyo, hindi ko na po siya gagambalain para yung focus niya inyong-inyo. Oh. Nakakawa ako sa iyo. Oh. Yun! Ano nangyari, Nay? Yun nga. Eh, pag mga gumaganyan ng hanas si Chris Aquino, eh, parang may problema. Oo. Siyempre, dito sa kanyang post, ay napaka-selfless ni Chris. Yes. No, hindi yung, dito ka muna sa akin. Hindi siya gumagano. Talagang, inyong-inyo na siya. Ganun kahaba. Oo. Maling Chris. So, parang feeling ko, nagkaroon siya ng problema ng konti. Feeling ko lang naman. Hindi kaya nababash siya dahil nga laging andun si Vice Gov. Baka may ibang mga Batanggenyo yung nagsasabi na, ba't andun lagi ang Vice Gov namin? Oo. Nasisisi nga si Chris Aquino dyan. Then may mga ganun ding hanas talaga na bakit nawawala si Vice Gov sa Batangas. Andun kay Chris. Nasa US na naman. Ganyan-ganyan. Bakit ba nila nababalita ang nandun? Eh, kasi si post din ang lolo mo. Post din ang post ang lolo mo. Na dapat, ako ha, sa akin lang naman ito eh. Oo. Ako naniniwala, kung genuine at kung sincere, yung pakikipagkaibigan o panliligaw ni Mark Leviste kay Chris Aquino, dapat hindi niya pinopost. Oo, kasi siyempre, kung gusto mo ng tahimik na buhay, di ba? Huwag ka nang mag-post kasi lalo lang mauudlot kung meron ka man na magandang balak kay Chris. O ayan tuloy, parang inaawat na siyang pumunta. Kasi yung iba naman sinasabi na tama lang daw yon, eh kasi imbis na kay Chris sila humuhugot ng mga latest update, nangunguna pa raw si Mark Leviste. Di ba? Kuya! Baka naman magkagalit lang yung dalawa. Baka naman LQ sila. Hindi nalalaman kang LQ. Ano yung LQ? Liste! Lovers quarrel, kuya! May liste ka pa dyan. Alam niya yung lovers quarrel, ha? Oo.
nakakaloka to. Anyway, hindi natin alam kung anong tunay na rason. Pero ang alam ko kasi, talagang nagkakagustuhan sila. Ah, talaga? Oo. Ang alam ko din, eh parang nahuhulog na si Maring Chris doon. Siguro kay Maring Chris, parang saglit lang, parang kinukuha ko na yung oras ni Mark na dapat ay para sa mga Batanggenyo. Siguro nakakabasa rin si Chris na andyan na naman sa'yo si Mark Leviste. Chris, oo, dapat yan amin yan eh. Dapat yan sa Batangas yun, kaya nga sa Vice Governor eh. May ganun, siguro. Eh, alam naman natin na may kapasidad si Mark na gumastos ng ticket niya na galing sa sarili niyang bulsa, di ba? Mm-hmm. Oh, hintayin natin ang sasabihin naman ni Mark Leviste dyan. Ay, naku kuya! Baka sakalang yung magsalita pag may teacher na sila ni Chris. Sobra ka naman. Anong gusto mong palabasin? Hindi naman siguro manggagamit si Mark. Hindi naman. Ito naman si Mrena kung ano na iniisip. Bakit kuya? Sino ba may sabi manggagamit siya? Ako ba kuya? Sino? Para ikaw yung nagsalita ng manggagamit. Ako ba? Ako na lang ulit. Hindi. Baka yun ang sabihin ng mga tao. Pero ako ano ko lang din. Opinion ko lang. No? Dapat si Mark talaga ay mag-concentrate sa kanyang mga constituents. Pangalawa, kung dadalaw kay Chris, dumalaw lang. Huwag nang picturean. Kasi nagkakaroon tuloy ng iniisip yung mga tao na gusto niyang maka-scoop. Kaya siya nauuna. Pero na, di ba yung mga public officials naman, meron din naman sila mga personal lives, di ba? Kaya tayong mga constituents, pag happy yung mga ano natin, mga punong bayan natin, di ba? Eh, dapat happy din tayo for them. Oo naman, oo. May kanya-kanya rin love life yan. Kaya lang dapat, di ba? May mga issue ng buhay, lalo na at personal, lalo na at love life, na pang inyo lang, huwag nyo na i-share yung public. Oh, tsaka nga naman, na pag sinare mo, open ka to criticism, bashing, yes, di ba? Yung komento. Yun lang yung ano nun, kapalit ng pagpo-post mo ng yung personal life. Oo, ayan. So, hindi natin alam kung papasyal pa si Mark Leviste dyan. Eh, kuya, nabanggit ko yung listed kanina. Ano na ba yung status nila? Sila pa rin ba? Wow. Ay, oo nga, Nay. Medyo umuugong na naman ulit ngayon yung balita o yung hakahaka ng mga tao, ng mga netizens, kung hiwalay na ba si Liza at si Enrique Gil? Yung totoo, wala akong alam. Totoo naman, wala akong alam dyan. Oh. Dahil ang alam ko, minsan may post si Liza na parang nag-emoji si na parang happy siya for Liza, si Enrique. Oo. At alam ko ay hindi naman sila magkaaway. Kasi ang totoo, doon pa ay gusto suportahan ni Enrique kung anong gusto ni Liza. Kung ano pa yung goal ni Liza in life. So, ang goal nga niya ay mapunta sa Hollywood. Yes! Oo. Kaya dito, nung nag-celebrate ng kanyang kaarawan si Enrique, na mag-isa lang siya at kasama ang kanyang mga friends. Yung friends nila ni Liza sa Enchanted Kingdom. Tapos yung mga posts ni Liza, kung mapapansin mo, Loy, sa mga posts sa IG ni Liza, parang meron din direksyon, puro mga pictorial niya, di ba? Puro mga personal niya. At wala siyang post kay Ken. Kasi hindi rin naman natin alam, Loy, kung personal na binate o nag-video, video call sila ni Enrique. Kasi yung mga ganun, hindi rin naman para i-balandra nila sa mga tao, sa public. I-post nila sa social media na nag-usap sila para lang manahimik na yung mga fans, lalo na yung mga nagdududa, na baka split na si Ken at si Liza. Eh kasi nga, Nay, di ba? Parang nasanay nga sila na tuwing birthday ni Ken, nagpo-post si Liza ng birthday greeting, ng birthday post. Pero ngayon nga daw taon, wala. Oo, pero hindi naman nangangahulugan na kung wala namang post, split na. Bakit ito ginagawang gitch? Sa bagay, di ba? Eto nga, pag split na sila, mag-unfollowan niya. Di ba yan ngayon yung parang pinaka-gauge nila
yung pinagbabatayan nila kung split na yung dalawa pag nag-unfollowan na. Mm. Kaya hindi mo sila nag-unfollowan, sila pa rin. Mm. O, kung nag-celebrate man si Ken ng solo with friends, eh, baka naman binati naman siya ni Liza. Eh, hindi lang ibinalita sa atin. Eh, gano'n kaya katotoo na yung isang nasulat na natanong yata itong si Liza doon sa Amerika tungkol sa kanila ni Enrique. Tapos ang sagot ng Liza, I'm single. Oh, naku, hindi natin alam katotoo yan. Eh, sa'yo ko lang narinig yan, Lord. Ah! Eh, lumabas ay, nga ano, yan. Ayan o, nakasulat na yun. Ayan, lumabas nga rin yan sa PEP. Hindi naman natin alam kung baka nagbiro lang si Liza noon. Mm. Or kung totoo ba na natanong si Liza kung okay sila ni Ken. Mm. Tapos sinabi niya, I'm single. Mm. Abangan natin, no? May announcement yan. Pero feeling ko hindi sila split. Sila pa din. Ay, kaso na, nagpost si Enrique Gil pala nung birthday niya, nakasama niya yung mga friends niya sa Enchanted Kingdom, di ba? Nabanggit mo. Bakit doon wala din comment si Liza? Andun pa naman yung mga friends nila. Again, masyado na tayong nasanay talaga, Loy, na kailangan nakikita natin sa social media para hindi natin pagdudahan. Malay mo naman, Loy, binate through phone or sa video call ni Liza si Enrique. Mm-hmm. Sinabi niya, hello, Kinito, kumusta ka na? Happy, happy birthday, ha? Parang si Rufa makes it. Hindi nga guys, siguro nga nasanay lang talaga ang mga fans na meron sila mga palitan ng ano sa social media. Correct. Kaso ngayon, wala na. Eh baka nga, parte yun nung ano, no? Nung path nga na sinasabi mo, ng strategy nila ngayon sa social media ni Liza Soberano. Na less talk, more pictorials of Liza. Gusto mo yun? Hello. Kumusta ka na? Happy, happy birthday naman dyan. Woo! Okay, Rupa me. Ay, nakutos ko naman talaga. Woo! Gumahingi naman ang mga Tagalog. Bakit? At syempre, finale na nila. Nagpaalam na sila sa ere. Oo nga. Oo, ayan. Syempre, more than 2 years din naman sila nagsama on air. Oo, at syempre, ayan, may kanya-kanya silang emote. At syempre, si Billy Crawford, ang siyang main host ng LOL, ay nag-post din sa kanyang IG. Hindi pa bilang pasasalamat sa mga fans na tumangkilik sa kanila. At syempre pa, dito niya sa LOL natagpuan ang tunay na pamilya naman. Huh? Rufan naman. Pati si Billy, Rufan na rin. Ang nasabi ni ano. Eto na yung parte nung nasulat niya. Sabi niya ganon. I will miss the atmosphere of this show because it was so genuinely light, friendly, uplifting for everyone, and each person on the team worked so hard. No drama, no divas, no pulling anyone down. Walang nakaangat at walang nagmamaliit. But as I said, good things sometimes come to an end. I just pray that one day God will be able to give us a new home to continue what we have started. Aww. Yeah. Parang may pinaparinggan si Billy doon ah. Sino naman? Showtime, kuya. Uy, grabe. Masyado kang diretso naman. Parang lang kasi eh. Paglalaroin ka pa naman sana doon sa LOL, oh. Ay, ma. Yes, oh. Nakakalokan. Eh, kuya. Since wala nang show si Billy, Makakabalik pa kaya siya sa... Saan? Saan? Sabihin mo. Huwag mo sinisekreto. Makakabalik pa kaya siya dun saan? Sa Showtime. It's Showtime. It's Showtime. It's your time. Ako, dahil malibigkas mo, hindi na siya makakabalik. Kakaloka ka. Pero ako, pagkakaalam ko, hindi na. Hindi na. Ano na yan eh? Kumbaga, pride na yan. Ibili na kung babalik pa. No, hindi na. Pangalawa, pride din niya ng ABS. O, hindi na rin sila magbabalik. Feeling ko lang, ha? Pwede naman akong mali. Pero, meron ako nakausap, Loy. Oh. From net
25. Oh. Alam mo kung ano ah. Ano sabi? Ayun na. From net 25, magiging net 26. Increase? Hindi. Ano nga? Parang doon yata nakatakdang lumipat ang LOL. Oh? Oo. Uy, di bongga! May usap-usapan na doon, o pinagmimitingan na, kung sakasakali ay doon sa net 25 mapapanood ang LOL. Ay, di bongga nga yun, Lai. At least hindi mawawalan ng trabaho yung mga ano, oo, mga staff and crew. Correct. Lilipat lang din yung mga taga-ABS pa na may nasa likod ng show na ito, hindi ba? Mm. Kung totoo yung narinig ko from my source doon sa net 25, ha? Oo. Pero, syempre, aabangan pa rin natin. Baka may i-deny nila to at hindi naman pala totoo. Eh, isa lang naman ang sasabihin ko. Ano? I am sorry, no? Parang tunog lupa may ulit. Hindi ba GMA? Kulang na lang nun na. Ayan. So, ayan, abangan natin. At abangan din natin yung announcement ng Alden Richards saka Julia Montes sa 18. No? Ay, oh sa'yo, my God. Yan nga yung pinopromote eh. Kala nila wala na si Coco saka si Julia. Oh. Yung pala may Alden at saka Alden, ano? Julia. Oo, ayan. Oh. Abangan natin yan, ha? And for today's video, Loy. Ay, oh! Nakakaloka, oh. Eh, nag-celebrate nga si Casey Conception, di ba? At nag-viral sa TikTok ito. Alin? Oo, yung kanyang na parang naka-duster siya sa probinsya. Ah. O, ayan, panoorin. I love you, Angel. Maraming salamat po. Oh my God. Tinitingnan ako nung... Parang nag-happy birthday siya. Happy birthday, ma'am. Thank you. Thank you. Kinakantahan ako. Happy birthday to you. Oh, ayan. Sari-sari mga comment. Ay. Oo, na para daw plakadong Sharon Boneta, yung boses, yung mukha, pinaghalong Sharon, may angulo ng gabi. Eh baka anak po nila si Casey. Ha? Tapos... Pero hindi ka sure. Oo, hindi sila gano'n, parang hindi sila sure. Diba? So, tapos, eh, siyempre nakakita pa nila yung lapad ng katawan ni Casey. Yung iba, may mga comment pa doon. Ayun din daw katawan ni Casey ay nakuha kay Sharon. Ay. Oo, ang dami na just may mga body shaming pa kayo nalalaman, diba? Pero sa totoo lang, may nagsabi naman na doon sa comment section na tinanggal. Oo, tinanggal yung comment section. May nagsabi doon na parang may pico si Casey. Kuya, yung ginagamit sa election? Ano yun? Picos machine yun. Picos. Ano ba yun? Yung polycystic ovary syndrome. Ay, alam na alam mo ha? Diyos ko, ano ka ba naman? Ayun, yung kakapilip. Ito yung condition. Huwag na kayo kakialam. Ay! Condition in which the ovaries produce an abnormal amount of androgens, male sex hormones that are usually present in women in small amounts. So, ano kinalaman ng piko sa kakatawan ni Casey? Hindi ko alam. Di ba minsan nakakataba? Ah. But meron silang picos. Ah. Di ba? Eh, parang yun din pinagdadaanan din. Alam ko, Diyos ko, ang hirap maging babae, no? Oh. Kaya nga nagpakabit ako ng ari ng... Ah! Tapin babae. Di ba? Hirap naman maging babae. Kaya, Diyos ko, diba? Imagine mo, every month, sumasakit yung ano nila, di ba? Dahil, alam mo na, di ba? Dahil nagkakaroon, di ba? Oo, hirap-hirap, no? Oo, oh, Diyos ko po. Yung pains nila. Oo, sakit sa puso. Ayun naman nakalagay doon. Hindi naman natin sure kung may picos nga talaga si Casey. Kaya siya medyo lumulusod ng bongga. Ang importante, healthy naman siya. At ang ganda niya, Lord. Ay, yun aminin naman. Mo, yan pang isa pang importante. Grabe, ang kinis ng mukha. Ang ganda niya, kahit anong size niya, kung ganun diba? Kaganda ang mukha mo. Diba? Hello, di ba? Hello naman. Oh. Ayan. Anyway, Casey... Nami-miss ka na ng mama mo. Oh. Lagi naman
And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Naku, yung aming po mga manonood dyan na hindi po namin subscribers, sana naman po mag-subscribe na po kayo. Napakadali lang! I-click lang po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigay po aming episode yun at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell! Pag meet yan, kayo po naman na-notify na meron kami latest update at syempre pa, no? Yeah. Ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana mag-subscribe po kayo, may channel din po si Mama Loy. That's Mama Loy! M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po, nakapost ngayon yung vlog ko kung bakit hindi nakakasama si Mrena sa mga out of town natin na. Kasi di ba lagi nahanap si Mrena? Andyan po, makikita niyo yung dahilan kung bakit. Bakit? Nag-bother ba sila? At kailangan na naman lagi? Nahanap nila lagi si Mrena na pag nag-out of town tayo. Ay, ano man yun? Yeah. Oh, ano man yun? Binablog niyo pa yung ganyan. Ay, andyan po, makikita niyo po yung rason. Oo. Parang sinapiang kanay. Para namang pinapahalata mo talagang ayaw mo lang kasi kasama si Mrena, kaya hindi natin kasama. Kaya pinapahalata mo, pagkakakalala. Ito na sinasama. Ay, sorry. Ayaw. Ikaw naman, Mrena. Hello, mga ka-update. Watch po kayo ng aking YouTube channel. At saka pag-subscribe ka rin po. Duda pa rin ang loob. Aking Mrena po. Kailangan ko pa parang i-promote yung vlog ko. Wala namang lumalabas na ba? Oh, anyway, ayan. At syempre pa, ang aking channel, yes. Ang mag-amang Aniseto pa rin po ang aking YouTube interview sa OGBS Inspires. Ayan. Para ma-inspire kayo kung gaano kamahal ng mga anak ang kanilang ama. Ayan. Yes. At syempre pa, oy, he, ang ating OGDS Showbiz Update ay may fan page na rin po. Yes! Oo, ha? Siyempre, meron din kami Spotify at sa podcast ay napapakinggan din kami. Uh-huh. Kung ayaw makita mga pagmumukha namin at ang puso ni Mrena. Yes! Yeah. Uh-huh. At siyempre pa, oy, ha? Mm-hmm. Oo, yung mga gustong mag-Boracay na po, ito sasuggest ko sa inyo. Mm-hmm. Yung The Ohana Boracay Beach Resort sa Station 3. Yes! Napakalinis yung harap na beach nila. Mm-hmm. Tsaka, gusto, parang ayaw mo nang gumimik. Parang gusto mo lang sa kwarto o doon mismo kasi 7.6 hectares yun. Yes, ang pinakamalaking hotel resort sa Station 3. Yes, oo. Oh, diba? Oh, very luxurious. Siya. Pero, kaya naman din ang bulsa. Okay. Diba? Kasi may mga promo din sila eh. Yes, gaya ngayon, meron sila ongoing promo. Oh. Yung 7,199 per room. Oh, wow. Bibili nyo lang po yan ngayong buwan hanggang katapusan. Pwede nyo po yan gamitin hanggang October 31, 2023. Diba? At mas maganda na doon kayo mismo sa ohana.com. Yes! Oo, mag-book. Mm-hmm. Kesa dun sa mga booking platform. Yes! Na mahal, madodoble-doble. Kaya dun lang kayo para mas makamura kayo. At saka, Nay, diba? Pag dun po kayo sa website nag-book, napakadali lang at napaka-efficient din, Nay. Kasi pwede kayo magbayad through PayPal, through Maya. Gcash! Okay. Oh, pwede nyo nang bayaran through Gcash yung inyong mga correct booking. Okay. Kaya bisitayin na po ang www.ohana.com. Yes! Kasi ang fanpage at sa Instagram meron din. Tapos banggitin yung name ko, ha? Yung Ogie, Diaz. Uh-huh. Malay niyo naman, makapromo kayo siya. Ha? Oo. Dahil sabihin niyo nandito, ay, kay Ogie Diaz namin nalaman. Diba? Ay, Ogie Diaz. Parang ano yan? Parang Sendwave din. Ay! Ay, oo. Mag-download kayo ng Sendwave. Mm. At kung nasa ibang bansa kayo, katulad ng US, ng Canada at sa ilang parts ng Europe kung nandun man kayo at magpapadala kayo ng pera sa Pilipinas, nako, kung hindi pa kayo nakaka-download ng app ng Sendwave, mag-download na kayo. Yes. At gamitin yung aking promo code, ha? Uh-huh. Yung OGIE. Yes. Para magkaroon kayo ng $10 credit. Wow! Oh, pero kung gusto niyo sumali, meron silang promo. Wow! May promo sila, yes. Kung gusto niyo lumipad, nako. Oh. Yung gusto niyo magkaroon ng free flights. Ah, kala ko rin lumipad eh. Tickets, yes. Oo. Paano makasali? Huh? Oo.
simple lamang po, i-fill out niyo lamang po yung form. Mm. Ayan, below, ayan, nandyan po sa ilalim. At send at least $200. Oo. Mm-hmm. Between April 14 to April 23, 2023. Oo. Malapit na, ha? Magpadala lang kayo sa mahal niyo sa buhay ng at least 200 or mataas pa. Basta minimum 200, magkakaroon kayo ng entry para makasali sa Fly Me Home Giveaway. Wow. Na mag-e-end na sa April 23. Kaya samantalahin nyo na yan, ha? Correct. O, huwag nyo nang i-delay-delay yan. Dahil mamimigay sila ng 10 flights home to Sendwave users. Ayan. Ayan nga, dami lang nanalo, o. Wow. Yes, o. Wow. Nag-send lang sila ng money, o. Ayan. Siyempre, correct. Kasi yan, Loy, fee-free yan. Oh, pag nagpadala kayo, walang fee. Wow. Walang fee. Kumukurot lang sila ng konting konti lang sa exchange rate. Ganun lang. O, di parang hindi kayo nabawasan. Diba? Ito pa din. Try niya sa Sendwave app. Ayan. Yeah. Ito sila natin batiin yung mga nakapasa ng bar. Ay, oo! Diba? Siyempre sila nangunahin niya ni Hazel Luna. Yes! Yung asawa ng ating editor na si Don Luna. Yes. Hazel Luna, congratulations. Congrats! First cake niya kaya atoy ni Hazel Luna. Yes! So happy for you. Madaming si Tipi Dos Santos. Yes! Nag-ano rin siya. Nakapasa din. Nakapasa. Si Ina Revilla. Si Ina Revilla, yung anak ni Bong Revilla, nakapasa din. Yes. Sino pa ba? At eto, si Attorney Neil Roy Venturina. Congratulations for passing the bar. Yes. Ang dami nila. Sir Rene. Yes. Congratulations sa inyong lahat, ha? At syempre, ito pa rin po yung lingkod, Papa Owas in OGP. At lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Baklang-baklang. Papunta na ulit na rupa mi. Sabay sabing, every gising is a blessing. Ano mga bang lagi niyong inihilig sa amin? Chika mo na! Dali! Kabisado ka na. Ba't ayaw mo? Ayaw. Alam na yan, kabisado na ni Romer Gutierrez Jasso ng RCC Staffing Solution. Hi, Sir Romer! Ayan, yung mga taga-RCC Staffing Solution yes. ng New York. Nakakatuwa yan dahil lahat sila ay kumikilos para tumulong sa ating mga kababayan na magkaroon ng trabaho sa US. Mga teachers. O mga teachers, yes. Nurses, tsaka yung mga hotel service staff. Yes. So ayan, pumasyal kayo sa RCC Staffing Solution. USA. Ayan. Malay yes. nyo, qualified kayo. O, di nandun kayo sa New York o sa Alaska. Correct. Kahit sa Carnation. Ha? Kayo. Hala talaga ba? Kakalungkan, di ba?